Lalakad ako ngayon papunta sa immigration. Ay, bawal na pala ang camera dito. Napahagyat ako. Tinanong ko yung nasa likod ko na babae. Is this old quarter? Be down there. Pero wala na akong kasama doon. Puro local na kasama ko. So, kumaba na ako. Mga coffee. So, nandito na nga talaga ako sa old quarter. Oy! Double decker! Tama yung sabi sa mga reviews. Dito parang probinsya feels. Everything is chill. 10 o'clock pa lang. Wow. Ito yung bridge, oh. Ito yung lake. Yun yung pinaka-picture-picture nila. May entrance fee kaya? Pag meron, siyempre mamaya ako papasok. Free? No free. Buy ticket outside. Okay. Di pala, may buy pala. Kaya, may lang. Pag nakapag-settle, settle na. Sanay pa naman ako na nakangiti ako palagi. Pag may nakakasalubong ako, but people here don't smile. Sad. At hindi ko pa rin tapos kainin. One by family? Ano, thank you. Sarap ng banh mi nila. Sarap. O baka dalgutom lang ako, pero hindi. Na-checkan ko na ang banh mi. Baka sarap. Okay. Maya na lang. Medyo kailangan ko na hanapin yung bahay ko. Okay? See you later, guys. See you later. So, talaga na nga namang kaliwat kanan ng mga tindahan, ng mga damit. Ang ganito. Ganda. Bakit na ballpark ka? Binugulat mo ako, Hanoi. Pero meron tayong challenge na 50,000, ay ano lang tayo, $100 lang. Kaya na natin. Gana pa ako ng malamig na coffee. Yung mga cut ng lupa nila, maliliit lang talaga. At ito ay kainan. Inadaanan ako parang isang mini museum nila na ang galim lang. Nasa gitna siya ng mga tindahan sa mga pictures ng kanilang independence. Wala, maliit lang siya. Pero, astig. Libre pa siya. Walang English. Okay. Labas na tayo. Walang English. Pero bago lang siya eh.
Nauubukaw na ako. Ganda ng mga pagkablo ng mga gamit nila dito. Okay, naiwan ko na yung gamit ko sa Airbnb. Medyo wala na akong ano. Pero sa locker lang, hindi ko pa siya iniwan. Ay, ha? Alabo. Iniwan ko lang sa locker. May dala akong kandado. Yung pala, isang travel tip for you travelers is lagi kayo magdala ng padlock ninyo. So that mas madaling yung maiwan yung gamit nyo sa mga locker rooms and stuff. And ito pala natutunan ko. Naalala ko, last time na nagpunta kami dito, nagka-problem din kami ni Rome sa pagpapapalit, sa pag-exchange ng dollars. Kasi, iba ang rate kapag yung $100 mo ay buo. Mas maganda yung palitan kapag yung $100 mo ay buo. Mas gusto nila yon. Kapag naman yung $100 mo ay duwahiwalay, 20, 10s, and 5s, mas maliit yung palitan. Kaya, yun. Eh, nakalimutan ko. So, naka-break yung $100 ko. So, yun. Sad. Dito. Oh, nakakaligaw! Harap ako dito. Para makita nyo kung gaano ka-busy ang Hanoi. Never ending yung mga daloy ng mga traffic ko. Tapos parang lahat sila two-way. No-haw na ako. I want my self. Makasagasaan ako dito sa kakatawid ko. May mga tawira naman pala. Nag-stay na muna ako dito. Kasi kailangan pag-aralan ng mga gagawin ko. Medyo nabigla ako sa mga nakaganapan dito, no? Pero para ma-check na natin, ang next sa bucket list dito sa Hanoi, ang coconut coffee. Kasi dati daw, unang panahon, kinulang ng gatas. Kaya kung ano nang naisip nila, ihahalo sa kape. At ito naman ay coconut coffee. Hello. Hi. Thank you. Wow. Hello. Mix. Okay. Dry siya pala. So yung coffee niya, may coconut. Coconut. Napisahin ko, high pump. I will mix it. Mix. Okay. Hindi pala siya na. Yeah. Thank you. Hindi pala siya iniinom. Mali. As in talagang gooey siya. Dessert ang nabili ko mga kaibigan na may chunk ng coconut. Okay lang. Coconut coffee. Akala ko naman, may pa trivia pa ako kanina. Anyways. Ah, ang banyo pala nila. Ang daming flavor, oh. May egg. So, sige, everyday. Mag-iba-ibang banyo. Everyday. Mananangan natin to. Lasang coffee. Dahil ikaw pala ay hindi naiinom, lakad ulit tayo. Payment. Thank you. 30? Alright. 30 Vietnamese dong. 30,000. So, lahat dito ay 1,000. So, may mabibili kaya tayong nagkakalaga ng 5,000. 5,000 ako dito. Eh, pero may mga 25 naman.
natin kung magkano ang entrance. 30,000. One. Thank you. All of this. Thank you. 30,000 dong. Ito yung buong tour daw. Ang puno. Let's make pasok na the bridge and the temple. Thank you. Oh, ito yung bridge. May tayo magpicture. May tayo magpicture paglabas. Ang maganda sa mga ganito dati, napapanood ko lang siya sa mga vlog. Ngayon, nandito na ako. Island na parang park nila. Gawa sa different na mga bulaklak. Pasokin natin. Oh, temple pala. Pwede ba? Temple. Oops. Ang bawal yata dun. Saan naman tayo? Ano tayo na maganda ang pipicturan? Ah, ito pala ang bungad nun. Oh! At ang view. Ang resting house nila. Isa siyang lake. Malit lang siya. Pero may wall sa gitna. Guys, laki. Ito yung soft shell turtle. Bukang ito yung totoong paa niya. At ganyan siya kalaki. Sila din yung babantay ng boat. Ito yung isa. Okay, sana kung may English. Ah, ito. Okay. Ito siya dati. Ang galing, no? At ito. Ito pala ang sword. Okay, so yun. 29 meters. Oh, ayoko dyan. Ay, may parang bilihan sila ng... Ay, bilihan ng mga alay. Oh, may nag-iikaw. Ay, hindi pala. Hindi pala ihaw. Alay-alay pala. Oh, yun lang pala yun. Malit lang yung park. So, ganun natin ito. Ito pala sila kumakain. Yan ang lake ng Hanoi. Nandito ako ngayon sa Circle K.
bumili ako ng iced tea na 12,000. Pati 12,000 isa. Pag bumili ka ng dalawa, may libre isa. So bumili na ako. Para babaunin ko na lang din siya. Ayan. So nandito na ako ngayon sa aking Airbnb. As you can see, mapayat lang siya. Pero safe. Kompleto. Amenities ba tayo? Manipis lang siya na kahit pang hanggan. Pero at least, safe. Ay, may lock. So ayan, for the privacy of everyone, hindi ko na lang papakita. Tapos andun yung car. Ito lang. 201 ang room ko. Let's see. Cool. Wow! Tingnan nyo. Kung ano yung nasa video, kung ano yung nasa Airbnb, yun yung nandito. Wow. I am impressed. Oh. Yes. Okay. Mag-unpack lang ako. Balikan ko kayo.